Kamusta? 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 Welcome naman sa isang episode ng Pinoy Toy Review. Ngayon ang pag-usapan natin ang bagong-bagong Transformers Siege War for Cybertron Trilogy Jetfire mula sa Hasbro. Now, para sa mga hindi kilala si Jetfire ay isang character sa Transformer anime series noong 80s. Nagsimula siya bilang kalaban sa Decepticons at later on naging Autobot din siya. Kaya naman makikita niyo na meron siyang Autobot symbol sa kanyang chest. Now, just a quick look of the box. This is the front of the box. And then the sides. And then at the back. And then side. And then top. And then at the bottom. So, ano pang hinihintay natin? Buksan na natin! A few moments later. So finally out of the box, here is Jetfire. And we have manual that's included. Na parang paper lang. Di maganda yung klase ng paper. But it's okay. And then here's Jetfire on his box. So ang daming accessories na kasama. Siyempre, kailangan natin tanggalin yung mga twisties. So, success without breaking anything sa kanyang twisties. Natanggal natin si Jetfire sa kanyang packaging. Now, right out of the box, makikita ang figure kasama ang kanyang mga different accessories at ang kanyang armor na pwede mong i-attach kapag nasa robot mode. So, yung chest armor niya, nabubuksan siya. Iaangat mo lang yung para madali matanggal yung paint kasi may konting gasgas na maliit na maliit dito. Tapos dyan marireveal yung kanyang face cover ni Jetfire. Medyo may pagkaano yung paint dun pero minimal. So kung gusto niya i-attach to dito, ilalabas niyo muna itong dalawang piece na to. Ilalabas niyo lang siya. Hindi matigas pero yan, para kumapit siya kasi mayroong butas dito. Para kakapit siya dyan. Yan yung armor niya. So, ito, natatanggal din tong dalawa. Pwede mo siyang paghiwalayin. Tapos, natatanggal din to. So, 3-piece pala to. So, the easiest way to get this out is fold out niyo muna to. Okay, and then may iwan siya nakalabas. And then, ho-hold niyo lang. Tapos, forward niyo. Then, pwede mo na ikabit tong mga accessories na kasama. Like that. Then, sa side, pwede mo ikabit to. Ang weapons niya. So, meron butas dito. Tapos, lalagay mo lang siya dito. Okay, pasok mo lang. And that's it. At, syempre, yung face mask niya, ilalagay mo lang. And that's it. And then, yung baril niya, pwede mo siya paghiwalayin, yung baril niya. Baba mo lang to. Para meron siyang hawakan. So, meron na siyang parang holder na ready kapag naka-close yung hands niya. So, pasok mo lang. Medyo masikip kaya persay mo yan, dahan-dahan. Higpit, which is okay. Hindi loose. And then, yeah, push mo lang. Tapos, push back mo. Para yan. That's Jetfire. Tapos, pwede mo ilagay yung mga effects niya, nakasama, pwedeng ganyan. So, pwede sa lahat, no? Pwede sa all. So, pwede mo i-combine yung mga effect niya. Okay. Like that. Then, pwede mo siya ipasok dito. So, pwede rin yan ganyan. So, in terms of articulation, fully articulated ang Jetfire figure na ito. Simula sa ulo, meron siyang side to side. And then, yung face mask, natatanggal yan. Tapos sa shoulders, up and down, 360 degrees kaya lang meron siyang wing part. So, hindi mo siya maiikot unless na natanggalin mo muna to. Tapos, meron siya dito. May pivot siya dyan na ratcheted. Medyo hawakan mo lang kapag binaba mo kasi itong part na to. Kapag sa transformation, isasama siya.
Tapos meron siyang swivel joint dito. Tapos elbow joint na ratcheted na parang kakalas. Konting ingat dyan. And then sa hands, meron siyang swivel. Walang ball joint. It's okay lang. Tapos sa waist, I think wala. Tapos dito nagagalaw yung kanyang skirt, side skirts, waist side skirts. Tapos ito medyo wonky, medyo loose na time to time luluwag yan. Hindi ko gusto yung joint niya dito. Pero forward motion, ratcheted. Back, ratcheted. Tapos sa knee, yan, meron siyang angled joint, yan. Single jointed knee. Wala siyang pivot. Ayan, meron konti. Konti, ayan. Ikot mo siya hanggang ganyan. Tapos, sa feet. Okay. Sa feet, yep, ayan. Meron namang lock mechanism, pero magla-lock doon, may butas doon. Ayan, kung nakikita nyo. Yep, that's it. Ayan, makikita nyo. So, kung gusto nyo naka-angle siya, okay lang. Para hindi masyadong masagwa yung kanyang posability. So, but gusto ko nakalock siya para secure. Tapos sa back, meron siyang movement dito. Yung backpack. Tapos ito, salamin. Tapos ito, naitatago dito yung kanyang head. Itong logo, iikot mo yan para ma-reveal yung Decepticon logo niya. So, itong side skirt niya, namumove mo side to side kasi sa transformation, I think pwede humawak yung mga maliliit na transformer sa kanya. So, para i-transform si Jetfire sa jet mode niya is unahin mo natin i-fold yung kanyang wings sa likod. So, okay lang yan. Fold mo na ganyan para lumabas siya like that. So, pantay mo lang. Tapos ito ibaba mo. Okay, baba mo siya. Tapos ito, baba mo rin. Baba mo ganyan. And then, tsaka mo siya ibababa. So, tapos bababa mo siya. Yung wings niya, medyo ipapwersa mo. Bababa naman siya. Baba mo siya ganyan. Tapos lalabas mo yung side cover niya dito. Lalabas mo to. So, ilalabas mo to. That. The other side. So, i-open mo lang. Like that. Tapos, papasok mo siya. So, ito dapat papasok doon. So, magkakabit yan. So, ipupush mo lang siya. So, push mo. Push. Yup. Maglalock siya. So, ganun din dito. Parang slide and then push. Lock na siyang ganyan. Medyo wonky na siya. Medyo maliit na si Jetfire. Tapos, yung ulo nga pala na tataas mo siya. So, side to side and then tatas mo siya hanggang ganyan. So, at this point in time, bababa mo yung kanyang elbow. Okay, and then ito, lalabas mo lang. Labas mo. So, iangat mo. Straight mo lang yan. Tapos ito, ilalabas mo. Ah, naangat mo siya. Tapos ito, igaganyan mo. Okay, gaganyan mo siya. Tapos itong ulo, papasok siya yun. Tapos iangat mo. Tapos ito, iangat mo rin. Iangat mo to. That, dahil yan yung magiging part ng kanyang jet mode. Tapos ito, papasok siya. Ganyan. Pasok mo siya. Pasok mo lang yun. Yup, nalak yan. A few moments later. So, after fiddling with it, medyo mahirap tong tight kasi tong joint na to. So, kailangan ipupush mo lang maigi. Magla-lock in place naman siya. Tapos ito, ibaba mo lang para sa side cover niya. So, ilalock mo lang din sa kanyang mga locations. Yan. Baba mo yan. Lock mo lang. Lock, lock. So, merong lalock mo siya dito sa part na to. Dito, magla-lock yan. Tapos meron dito sa loob. Yun. I-align mo lang. And that's it. So, tapos yung feet niya, fold mo lang. That.
Tapos ito, ganun din. Una muna yung taas. Tapos para makover yung other feet niya. Tapos yung kanyang landing gear is somewhere here. So yun. Umiikot naman. Ganda ng pagkakagawa ng landing gear niya. Umiikot siya. Nagro-roll. Tapos sa front, dito yan. Pababa mo lang yan. So, yeah, umiikot din. Tapos meron siya mga sets of hooks na pwedeng hawakan ng mga maliliit na Autobot. So, ganito talaga yung itsura ni Jetfire sa anime. Kita nyo, gumugulong siya freely. So, maganda yun. Na gagalaw-galaw din yung wings niya kung gusto mo. Pero usually ganyan lang yan. Sa cockpit naman, buksan yan like that. Tapos pwede mo tanggalin kung ano yung nandito. Hindi ko alam kung ano ito eh. So, pwede mo sarayan. Tapos balik mo lang ulit yung kanyang nose cone. Now, the figure stands around 12 inches in height mula dito sa kanyang backpack at mga 11.5 inches mula sa ulo ni Jetfire. And for scale comparison, nandito ang aking knockout masterpiece Bumblebee na hindi ko pa nare-review. Siguro review natin yan next time. Kung gusto nyo, comment lang sa baba. At syempre, yung na-review ko ng MP01 Optimus Prime. Well, ang tanong is may re-recommend ko ba ang figure na ito? Well, kung big Transformers fan ka, well, definitely you have to get one of these Jetfire action figure. Ito na yung pinaka-latest na offering ng Hasbro at ito na siguro yung pinaka-most affordable and legit release na Jetfire sa market ngayon. Maganda siya i-add sa collection nyo, although all plastic ang material niya, very sturdy naman ang pagkaka-design, and scale-wise maganda siyang i-add sa inyong Transformers collections. On that note, salamat sa panonood at kung nagustuhan niyo ang video na ito ay paki-share nyo naman sa inyong mga kaibigan at like nyo na rin. At kung hindi pa kayo nagsasubscribe ay mag-subscribe na kayo para updated kayo sa mga uploads ko. Hanggang sa muli, ito po si Mike para sa Pinoy Toy Reviews. And addendum, meron palang swivel joint sa waist niya. So, may titwist niya siya sa waist part niya.